Bahagi ang lahat po ay inaanyahang tumayo. Awitin po natin ang tinuro ng ating Panginoon. Po ay magsiluhot tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunchino. Wala siyang pasubaling kanino man maliban ang sambayin siya sa katotohanan at patuloy na kilalanin kanyang kabutihan upang kanyang mga anak makamit na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Jeremias. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ni Yahweh, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong pinagmamalasakitan. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan muli ang iyong mga panderata. At masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng uba sa mga burol ng Samaria, magtatanim ng mga
mananalin ang mga mananalin at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halik kayo, umakit tayo sa Sion kay Yahweh na ating Diyos. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Pagpapahiwatig ng katapatan at pagiging totoo ng Ama na sa bawat anak niyang nakikisa at sumusunod tumatalima sa Kanya, mayroon siyang mga bagay na hindi kayang ipagkaloob ng tao. Mayroon siyang gagawin na magagawa niya na hindi kayang gawin ng sinumang tao. Ang kaligtasan at kalooban niyang mainam, tunay na hindi kayang pantayan. Sapagkat ang gawa niya ay kay buti, mula sa simula, gawa niya na ito. Kaya't kung papaano natutuntunin ng tao ang kanyang kagustuhan at kalooban, paano nga ba hindi magaganap ang mga pangako niya? Yamang ang pangako niya ay tapat kanino man. Halina kayo mga minamahal ko, kung paano ang mga sinabi niyang inapo ni Jacob ay tunay na pinapatnubayan niya. Kayo'y mga kasalinsali ng lahi na lamang na lahi ni David, pagharian kayo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Kung wala kang naunawaan at di mo naunawaan kung anong kalooban at kagustuhan ng Ama, walang silbi, walang saysay sa iyo mga kwentong ito. Sapagkat, ano ba yan? Anong dahilan at babaybayin mo at ikukwento mo pa? Ngunit sa kanyang kalooban, ang mga nagnanasang ito'y matutunan at patuloy na mabatid nila kung sino siya at ano siya, kagbuti niya at mabuti siya, hahanapin nila ang kanyang mabuting katwiran upang sa gayon kung ano ang kanyang ibinigay noon, ngayon at magpakailanman ay maibibigay niya pa rin kanino mang anak niyang susunod, tatalima at tutupad. Yaw na nga ang kanyang layon, ang makiisa't makibahagi sa kanyang kagustuhan na ang kanyang kabutihan ay kamti ng sinuman. Sapagkat siya nga ay banal, ang layon niya ay makalisya, malayo at maiwas ang mga anak niya sa di tamang gawa. Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kulimlim man ang panahon, subalit may liwanag pa rin. Buhay ba ang Ama? Kaya kung malabo man ang mata mo, kung may liwanag ang isip mo, naunawaan mo pa rin ang gusto niya sa buhay mo. Di ba ga? Ano ba ang gusto ng Diyos, Ama, sa buhay ng bawat isa? Ang maramdaman siya, makilala siya, at tunay na kilalanin dahil siyang Diyos na walang maliw. Buhay ba ang Ama? Kaya, kay sarap siyang kilalanin, kay sarap siyang damhin, at kay sarap siyang paglingkuran. Kung ito'y mararamdaman niyo lamang, mapapatotohanan niyong masarap siyang kapiling sa pamamagitan ng kanyang espiritong banal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung magsusuri kang ganap, mahihirapan ka kung bilang tao ka lamang. Ngunit kapag ang Espiritu ng Ama ang nagsuri sa iyo, sa katauhan mo'y kasama mo, tunay na madali mong maunawaan ang lahat ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo at pawang katotohanan, nagsisimula ka pa lamang pinag-aaralan mo ang isang kataga at lililipat mo sa isang kataga, nalilimutan mo na kung hindi mo naunawaan. Tama ba ga? Subalit, kapag unawa mong unawa, di mo man mabaybay ang lahat, nararamdaman mo siya'y kumikilos sa iyong buhay. Tapat ba ang Diyos?
Totoo ba ang Diyos? Kaya halina mga mahal, walang taong hindi nalumbay, nahirapan, nasaktan, magkakasakit, at mamamatay. Walang taong hindi daranas ng ganito. Subalit, dinaranas mo man ito, nararanasan mo man iyan, tunay na magtibay ka, ang Ama pa rin ang tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumay niyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ba, kung ako lang ang masusunod kung bilang taong gusto ko, eh lahat kayo, ora mismo, magic, magaling ka na. Gusto ko yung mangyari, di ba? Opo. Bakit? Sapagkat kung nahihirapan kayo bilang tao, sa inyong nararamdaman, ako rin nahirapan akong tumitig sa inyo. Lalo na dito sa batang ito, na gusto ko'y dumiretso na ang hakbang niya. Dahil, yun ang binuhay ng Diyos sa puso ko, pag-ibig at habag. Kaya minsan natatanong ko, Panginoon, bakit naman po hindi pa siya gumagaling? Nakakaawa naman. Alam niyo po ang tugon, anak, kung minsan sa iyong pananaw nakakaawa ang kapwa mo, ngunit sila kaya'y naaawa sa sarili nila. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na lahat ng tao iyon. Oo nga po naman, pag pinagnilayan mo. Yung taong mga may takot sa Panginoon at kumikilalang lubos sa Kanya, nagsusumikap, nagsusumakit, silang makipagtotoo sa Diyos na totoo. Subalit, yung walang pakialam kung paano ang pagbabago at di gustong magbago, wala silang ginagawang pagbabago. Buhay ba ang Diyos? Yung nakakaawa at naaawa naman ang kapwa nila, kapag nakita, kawawa naman siya. Ngunit yung walang awa, walang pakialam sa kapwa. Kaya naman, ikaw na mahabagin at maawain, wala kang tugot sa panambitan sila iyong pagbigyan amang mahal. Iyong kayang dinudulog mo at pinagsusumamo mo, marunong naman kayang maawa sa iyo. Ikaw na nagsusumamo, alam kaya yung pagsusumamo mo? Hindi na marapat pang alamin. Ang mahalaga, ikaw na pinagsusumamo at ang nagsusumamo ay magkaisa lamang ng layunin. Ano ang layunin? Sumunod sa Diyos na magbibigay ng kagalingan. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, kapag ika'y lingkod, ika'y pinaglingkod, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan mong lumihis ka na sa maling gawa. Talikdan mo na yung dating ugali mo, dating gawa mo, dating salita mo, dating gusto mo. Pinagsusumikapan mo yan dahil sa gusto mong pakinggan ka, pagbigyan ka ng Diyos na nag-atas sa'yo. Dahil yun ang layunin niya, yun ang gusto niya, yun ang sinusunod na pinagsusumakitan at pinagsusumikapan mong tupdin. Ang kapwa mo naman na hindi nila batid ang iyong kagustuhan at kagustuhan niya, walang pakialam. Buhay ba ang Ama? Katulad halimbawa, sa isang anak na minamahal mo, ang gusto mo sa kanya, malinis ang damit niya. Wala siyang pakialam kahit marumis siya. Di ba ka? Halimbawa, sinabi mo, anak, halika nga dito, ayaw kitang marumi ang damit eh. Kabibihis mo pa lang, ano na ang gagawin niya pag ayaw niya ng malinis at hindi niya pinahahalagan yung paglilinis mo sa kanya? Kalilinis mo pa lang, pinaliguan mo pa lang, ano na ang ginawa niya? Nagdakot na ng lupa. Di ba ga? Ikaw na gusto mong malinis. Diyos ko naman, anak ko, kalilinis ko lang sa'yo, lupa na dinakot mo. Ganyan din ang Ama. Ang mga anak niya ay gusto niyang linisan ang kanyang espiritu. Ngunit anong gusto nila? Sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Patuloy niyang binibihisan, patuloy niyang gustong mabihisan ng panibagong kalinisan at buhay na may kalinisan. Ngunit
ano ang ginagawa ng mga anak niyang hindi gumugusto sa malinis na pamumuhay, sa mabuting pamumuhay, at malinis na pag-iisip at mabuting damdamin. Walang pakialam, kahit na magkasala, ang sinusunod ay sarili nila. Walang pakialam, kahit na malis siya, ang sinusunod ay sarili nilang gusto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ama? Mga anak, kapag tinawagan ko kayo at nilinisan ko ng aking espiritu, pag sumakita nyo ng ito na ang manguna sa inyo, huwag na ang sarili nyo. Sa papaanong paraan para maganap ito, ikaw mismo kaya mo yan. Ililisya mo na ang pananaw mo sa alam mong ipagkakasala at magkakasala ka. Ililisya mo na ang pandinig mo sa alam mong magkakasala at ipagkakasala mo. Ililisya mo na ang damdamin mo sa alam mong magkakasala at ipagkakasala mo. Ililisya mo na ang bibig mo sa magkakasala at ipagkakasala mo. Ililisya mo na ang isip mo sa magkakasala at ipagkakasala mo. Anong pagsusumakitan mong tanggapin ang alam mong makapagpapalinis ng budhi mo, ng isip at yung damdamin? Sapagkat yon ang layunin niya sa'yo, yon ang gusto niya sa'yo, kaya ikaw na may karamdaman, lalayo ka na sa hindi nararapat. Ano yon? Madaling magtampo, madaling magdamdam, madaling mainis, madaling magalit, madaling mayamot. Lahat naman na yan, di mo mapigilan. Alam mo nang bawal sa iyong magalit, alam mo nang bawal sa iyong mainis, alam mo nang galit ay hindi nararapat, alam mo nang di taba sa iyong nagdaramdam, nalulungkot. Ba't ginagawa mo? Magnilay at magbulay kayo, mga minamahal ko. Ang taong may karamdaman, ano ang dapat sa kanya? Laging masaya. Hindi laging galit. Laging matuwid ang pananaw niya sa kalooban ng ama ay dumadama siya at kinikilala siya. Anong ginagawa? Kalooban ang sinusunod. Laging dapat nakikinig siya sa kanyang mabubuting aral at magagandang salita. Ano pinakikinggan? Ang kapwa. Kaya naman, sa halip na mawala na ang karumihan ng kanyang isip, nagkakaroon pang karagdagan. Sa halip na mawala na ang dumi ng kanyang puso at pagmamahalang mabuhay, lalong nararagdagan, nagkakabaon-baon pa ang tinig. Mga minamahal, ano ang ginawa ng ama ng panahon ni Ezekias? Ano ang pangyayari kung paano siya gumaling sa kanyang bukol? Sumunod sa ama. Ano ang ginawa ni Tobit nang siya'y mabulang? Sumunod sa ama. Ano ang nangyari at damdamin ni Job? Bakit siya gumaling? Sumunod sa ama. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang mga damdamin tao ay iyon ang dapat patayin at buhayin ang damdamin ng ama ng mga nagnanasang magsigaling ang kaluluwa at katawan. Buhay ba ang ama? Ano ang pamamaraan ng ama kay Ezekias? Salita niyang tinanggap ni Ezekias, pinaniwalaan sa kanyang pagtalima na buko ng igos kay gumaling sa kanyang buko. Ano ang pinanggamot kay Tobit? Ang abdo ng isda. Sa kanyang mga nilikha, nakuha lahat ang mga pinagpagamot niya at pinagpagaling. Pinanggamot at pinagpagaling sa mga may sakit niyang anak na itinala na mabuting huwaran at mabuting halimbawa, mabuting panukala ng ama ang sinunod at tinupa. Ano ang pinanggamot kay Job? Ang magpatawad siya at ihiling ng tawad ang mga kaibigan niyang nagkasala. Ang sinunod at tinupad niya kung papaano ang sinabi ng ama, ikaw ang manalangin para sa kanila, para sa akin. At kung hindi ikaw ang mananalangin para sa kanila at ihingi ng tawad, hindi ko sila patatawarin. Mga minamahal ko, tatlong istorya ng mga ninunong lumipas na.
taon, libong taon nang lumipas, na ngayon ay binabalik sa inyo. Ano ang hiwaga ng Ama? Ano ang kadakilaan niya? Sinong babaybay nito? Sinong mag-uulat sa inyo? Sino, mga mahal ko? At dumating ang pagkakataon sa panahon naman ng Kristo. Isinilang na bula, isinilang na bingi, isinilang na pipi. At ang maiketong na pagkaluwat-luwat, at di lamang yaon ang patay ng si Lazaro, at di lamang yaon ang dinurubo ng 12 taon, at di lamang yaon ang isang pingkaw na hindi makalakad, at di lamang yaon ang hinugo sa bubong na wala namang ginawa kundi nagsalita. Mga minamahal ko, sa makatwid ang salita ng Ama ay nagbibigay buhay, kasiglahan, kalusugan, kagalingan, di lamang ng katawan, maging ng kaluluwa. Di lamang ng kaluluwa, maging ng katawan. Halina, magnilay at magbulay. Magtanto kayong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap magtiwala sa hindi nakikita. Ngunit kailangan mong magtiwala sa hindi mo nakikita upang mapatotohanan mong may Diyos kang tinatawagan at pinaniniwalaan. Mahirap tanggapin ang hindi mo pa nakita. Ngunit kailangan mong tanggapin sa puso mo't isipan sapagkat iyon ang paraan para ikay gumaling. Napakahirap paniwalaan at tanggapin ang hindi mo nakikita. Ngunit kung kilala mo ang Ama na mahiwaga, totoo at buhay siya, kailangan tumanggap ang isip mo at kailangan makadama ang puso mo. Dahil hindi ka nabuhay at mabubuhay na mag-isa, alam mong may Diyos na totoo ka. Kung magkagayon tao, halina, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ganang kunching na pagkatao, walang may babaybay sa inyo. Ganang katauhan, walang nasambit na totoo. Ngunit ganang di nyo nasilayan niya ng patutuo ko sa inyo. Kung magtitiwala kayo sa di nyo nakikita at maniniwala kayong mahiwag at himala kayong magagawa sa buhay nyo, yaong Ama, yaong Anak, tandaan ninyo, ang di nyo nakita nakatupad na kaganap sa buhay nyo, ang di nyo makikita tutupad gaganap habang mabubuhay, nabubuhay kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kung hindi nga babahaginan ng ganito at gayong mga kahiwagaan ang tao, paano mapapatotohanan na ang Diyos ninyong tinatawagan ay buhay at mahiwagang kumilos sa sanlibutan? Sa makatwid, mga mahal ko, natatamot nakakamta ng tao ang hiwag at himala sa kanyang paniniwala. Pagpalain kayo. Nekaramanayahana. At wala namang mangungusap sa inyo ng ganito kung wala rin pinasilay sa kanya na dapat niyang pagtibayin ang sarili ng Diyos ko ang tinatawagan ko at sinusunod ko. Sa makatwid, ang bawat ginamit ay may nakita na at may pinadama. Kaya't ang mga ginamit naman na pinagtiwalaan at lubos na nagtiwala, habang may buhay din sila, patuloy nilang tatamasahin ang kaloob na hindi nila nakitang nagkaloob, ngunit nagsabuhay sila sa nagkaloob, kaya naramdaman nila at nakilala nilang lubos ang di nila nakikita. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naunawaan niyo ba kung ano ang ibig sabihin? Hindi man po ninyo maunawa ang lahat, wala akong magagawa kung bakit ganito ang pangungusap na binibigkas sa aking bibig. Sapagkat bilang tao, ako rin, hindi ko rin po kayang bigkasin iyan. Dahil hindi po ako gayon kagaling at di ako manghuhula, di ako manggagamot, lalong hindi ako mangangaral. Buhay ba ang Ama? Ang katotohanan, ako'y alipin lamang. Mula sa Eklesiastiko. Isang paglait sa Diyos ang paghahandog ng alay,
kung ito ay kinuha sa di mabuting paraan. Ang handog ng tampalasan ay di karapat-dapat. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang alay ng tampalasan, at ang patawad niya ay hindi nakukuha sa dami ng handog. Kapag naghandog ka sa Diyos nang ninakaw sa isang mahirap, para kang pumatay ng isang anak sa harap ng kanyang ama. Sa isang maralita, ang kaunting pagkain ay pantawid buhay. Ang magkait nito'y may tuturing na isang pagpatay. Kapag inalisan mo ng hanap buhay ang isang tao o kaya'y dinaya mo ang sahod ng isang kasama, para mo na rin silang kinitla ng buhay. Kung ang ginagawa ng isa ay ginigiba naman ang iba, saan ito hahantong, kundi sa mahirapan ang lahat? Kung ang isa ay dumadalangin at ang ikalawa naman ay nagtutungayaw, sino sa kanila ang diringgin ng Panginoon? Maghugas ka man ang pagkatapos na humipo sa patay, kung pagkatapos ay hihipo ka uli, ano ang silbi ng iyong pagpuhugas? Gayun din naman, mag-ayuno ka man dahil sa kasalanan, ngunit paulit-ulit kang nagbabalik sa pagkakasala, ay anong napapala mo sa iyong pagpapakagutom? Paanong pakikinggan ang iyong panalangin? Yaon na nga ang pawang katotohanan. Lahat ng ginagawa na pasakit at pagpapakasakit, marapat na matwid at tama upang huwag masayang ang bawat minuto't oras-araw na ginagawa mo. Ang katotohanang pagtupad at pagtalimang layon at nasa ng Ama ang siyang tupdin ng tumutupad. Upang hindi mahirapan masaktan ng kalooban, lalong hindi paghirap ng isipan kung paano gawin at gawin niyaan. At lalong hindi ka babagot ikapapait ng kalooban, kundi ang bawat hirap at sakit mang binata, ginhawat kagalakan, yaong ta tamasahin nila. Nang mga anak niyang tatapat at totoo wika ng umal, ngunit ang wika ng tapat at totoong diretsong magturan ng mga anak niyang tapat at totoo, sa buhay nila'y Ama ang kinamtan. Nekaramanayahanam, walang matwid, walang banal na nilalang na tao, maliban ang nagkatawang tao. Subalit, ang lahat ng nagnanasang ganap na kilalanin at makilalang Ama, halik kayo, makinig kayo sa Kanya, sundin ang Kanyang alalalang alala na kung paano'y pagpapaalala, na kung paano kayo'y mahal na mahal Niya. Tupdin ninyo kung anong layon at nasa Niyang kabutihan para sa inyo at makikita nyo kung ano at gaano Siya kabuti sa lahat ng anak niya. Nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula sa Mateo, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit, gaputok may dito mugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis siya, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sanbahayan ng Israel, "Lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Marami bang mga balakid at pagsubok muna kayong nararanasan? Hindi lamang sa sinasabi ng inyong kapwa, kundi sa inyong nararamdaman. At hindi pa kayo tunay na nakakasiya-siya at hindi kasiya ng inyong naramdaman at inyong nakamtan. Mga minamahal, wika nga maliwanag, walang nagbata, nagpagal, naghintay, na di inabutan. Wika nga maliwanag, walang nagsikap at nagsumakit na di nagtagumpay. Wika nga maliwanag, walang humingi na di bibigyan ng amang butihin kanino man. Wika nga maliwanag, kung totoo at tapat ang nananambitan, di man unay pagbigyan, maghihintay pa rin hanggang ito ay kahabagan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kaya nga, narinig bang nagsalita ang isang Hesukristo nang sabihing pagbigyan niyo na nga po iyan? Kanina pa yan susunod-sunod at nag-iingay. May sinabi bang, oo, o kaya ayoko? Walang sinabi na oo o ayoko, kundi talinghaga ang mga sinambi. Kung magkagayon, mga mahal ko, at alam nyo ang salita ng Ama, ang mga aral at salita niya'y pagnilayan at bulayin nyo, yaon ang pagtatantong marapat nyong kamtin, sino nga ang inyong pinakikiusapan? Sino nga ang inyong dinudulugan? Siya ang tunay na marunong at kataas-taasan, kaya't kung di kayo masusubukan, kakamtin nyo rin ang inyong mga hinihiling. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Hirap ka na ba? Sumusuko ka na ba? Tularan mo ang isang babae na binasa sa inyo. Ano man ang sinabi, hindi nawala ng pag-asa, hindi tumugot, nakisuyot, nakiusap. Bagkos, patuloy na nagsabing, kahit ang mga tuta man ay naghihintay ng mugmog na makakain nila sa kanilang gutom. Na ibig sabihin, may karapatan din sila, yamang sila'y anak ng Ama. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, lahat ng tao'y may karapatang mabuhay at gumaling habang bubuhayin. Pagpalain kayo. Kung paano kahapon ay dimot, ngayon naman ay hindi dimot, hindi rin simot, kundi karampot man. Sigurado namang mas nadaig yung kahapon. Ganyan lang ang buhay. Kahapon ba'y wala kang natanggap? Wala kang nadama? Magsumakit at magsumikap na makadama at makatanggap ngayon nang ika'y umuwing may gala. Una, walang pinagkaiba sa isang babaeng nakikiusap na gamutin ang kanyang anak na inaalipin. Ano nga ba ang ginawa niya? Susunod-sunod pa rin na hindi tumutugot. Kaya naman, nang ibinigay ang nararapat sa kanya, wala nang nasambit, wala na ring sinambit. Anong nadamba? Anong naramdaman? Galak na kaakibat. Ganyan tao, ganyan nga mga mahal ko, kung tunay kayong tagasunod at sumusunod sa Ama, anong di nyo lalasapin na sarap sa puso nyo para ito'y manamnam na kay tamis at kay sarap niyang magmahal. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ng tao'y ikaw.
ang nakaalam, tunay na nakababatid. Ang magbibigay siglat, tunay na liwanag. Ikaw ang lahat, lahat ng mabuti ay batid mo kahit kailan pa man. Kung paano mo ito may gagawa, kung paano nga ito makakamit ng iyong mga anak na tuwirang handog sa kanilang ganap, yaong buhay na nakamit upang patuloy na ipadama mo sa lahat yaong puspos mong pag-ibig. O Ama, walang kapantay ka, dakila at buhay na buhay. Kung tumugot nga ba ang buhay niyo, ano ang kasunod nito, di ba kamatayan na? Ganyan din sa pag-awit ko. Naghihintay kayong may kasunod, kung hindi nadudugtungan, may dudugtong ba? Ngunit kapag dinugtungan, magigitla ka pa. Yaan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Namatay ka man sa isang Ngunit kung bubuhayin ka pa, may magaganap. Naidudugtong ang buhay ng nais dugtungan ng Ama. May pagkakalobang kabuhayan sa nais kalooban ng Ama. May pamaharapat at kapag nasa ng Ama. Kaya't kayong lahat sa Kanya'y umasa. Kayo'y di bibiguin niya. Ang buhay ay tanging sa Kanya, kaya't patuloy na magmahal siya. Nagmamahal at di napaparam, kayo rin ay matutong sa Kanya ay magmahal upang madaman niyong lubos kung paano nga ito aramdaman sa puso nyo. Oh, halina, halina nga kayo, magalak ang puso nyo kung siya ang nananahan, aramdaman, pag-ibig niyang taglay na walang kamatayan. Patuloy niyong damhin at sa inyo ay mabuhay, makakatanggap kayong ganap. Malulubos kayong lahat sa liwanag ng buhay na dulot niyang liwanag. Buhay ba ang Ama? Pag sinabi niyang, ibuka mo ang bibig mo, aawit ako, aawit ako, aawit ako. Pag sinabi mo, hindi ko po alam, paano po bang pagdugtong-dugtongin? Kaya nga sinabi niyang, ibuka mo, siyang kasunod noon. Buhay ba ang Ama? Kapag sinabi niyang, pumunta ka ron, tumungo ka ron, tumungo ka ron. Paano po bang gagawin ko doon? Tatanong mo muna. Tatalima ka na agad, tatakbo ka na, hindi mo man alam kung anong gagawin mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, pakatandaan nyo, lahat ng salita'y may karugtong. Halimbawa, sinabi, halika nga anak! Lumapit ka naman. Ang kasunod noon, pagtatanong, bakit po? Pag di siya kumikibo, aba, anong sasagot mo? Tinawag nyo po ako ngayon, di nyo ako sinasagot. Pag sumagot siya, kasi pinalapit lang kita para makilala mo akong lubos. Damin mo ako sa puso mo. Sabi niya, hindi mo siya nakikita, kaya hindi mo masasabing, sino ka ba? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, at pasubali, kapag sinabi niya, anak, damhin mo ako sa puso mo, di ka na magtatanong dahil alam mo siya nang nangusap sa iyo. Dahil hindi sasabihin ni Satanas iyon na damhin mo ang puso mo, ako ay sumasayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ang aking tinuturan. Simang, may tawag na Simang. Kaya, ang tawag na pangalang Simang, minsan ang iba, Simang-Simang ka kasi.
nilait pa ang pangalan ni Simang. Ngunit kung sasabihin niya, "Hoy Simang, halika nga rito." "Bakit?" sabi ni Simang. "Halika lang sandali, may bibigay ako sa iyo." "Ano ba ang sasabihin ni Simang?" Agad ba'y sasabihin niya, "Aka na!" Hindi ba ang sasabihin niya muna, "Ano bibigay mo sa akin?" Ganyan ang taong may kaisipan. Tatanong niya muna kung ano bibigay sa kanya. Hindi porket sinabing, "May bibigay ako sa iyo." Sagpang na agad siya. Kaya kung may binibigay sa inyo, tanong niyo muna, anong binibigay mo? Dahil baka nagbibigay si Satanas, hindi ang Kristo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin na lang. Ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. At kung may magagawa ang Ama. At kung may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa
Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali tumakin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. O, pamigay ang itlog, baka maduro. Buhay ba ang ama? Lagi niyong tatandaan. Sige, pamigay niyo. Lagi niyong tatandaan ang salitang mayroong nakalaan. Laging naghihintay. Sino naghihintay? Ang Diyos na buhay. Sinong naglalaan? Ang Diyos na buhay. Hindi ang patay. Ang Diyos na buhay ay Diyos din ng mga patay. Kaya kung buhay ang pagtitiwala mo, ang paniniwala mo, at pag-asa mo, bubuhayin din sa'yo ang dapat mabuhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kahirap kayang magkatang isip. Kahirap kayang mag-aral, mag-memorya, magtanda. Kaya, hindi mo man matandaan lahat yan, at mabaybay mo, at pagkatapos ay memoryahin mo, isa lang ang tandaan mo, tapat ang Diyos sa iyo. Dagdagan mo pa ng pangalawa, mahal na mahal kaniya. Dagdagan mo pa ng tatlo, magtiwala ka sa kanya. Pang-apat mo pa, umasa ka, buhay siya. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong, di kayo magtatanong. Masakit pa ba ang nararamdaman nyo? May nararamdaman pa ba kayong masakit? Nako, lahat ng may nararamdamang masakit, kayang patugutin ang sakit, kayang paghilumin ang sugat, kayang ibigay ang sarap, kayang ipadama ang pag-ibig, at kayang ibigay ang lahat ng makabubuti, ikabubuti, at mabuti para sa inyong lahat. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Wala din akong tanong. Masaya po bang buhay? Kumusta na? Mabuti. Kumusta ka na, Erwin? Sino ba si Darwin? Darwin. Sino si Darwin? Carwin, ano? Si Carr. Sino ang Erwin? Ayun. Erwin. Ano? Irby. Ano? Kirby. Tsaka? Carr. Gagaling ng mga pangalan nila, no? Kumusta na si Mila? Ayan. Kumusta na kaya si Wala? Diba? Napakabuti ng ama. Ganun lang ang buhay. Alam niyo po, yung mga naglilingkod, pag alimbawa, siya, nang gagamot, ba't hindi niya magamot ang sarili niya? Uy, kasakit naman ang tanong na yan. Ano nga? Ano po? Bakit nga po ba? Yan din niyang napakalawak na tanong at walang makatugon. Ang tanong ay eto. Teka nga, matanong nga kung sasasya.
Eh ikaw, ba't pumako ka dyan? Eh hindi ba banal ka? Eh ba't nagpayag kang papako? Buhay ba ang ama? O sige po. Tanungin natin, baka sumagot. Eh ano bang kasalanan mo? Eh ba't naman nagkasugat-sugat ka? Pinako ka pa, wala ka namang kasalanan. Luka-luka! Sabi sa iyo nang nakakita. Kakausapin mo eh kay Rebulto. Oo nga. Eh wala siya dito, hindi mo na maitatanong. Kaya, para hindi ka maging kalukalukahan na lang, sabihin mo na lang, eto si Kristo, walang kasalanan, hindi masala. Eh, ba't pumayag ang Ama? Nahagupitin siya ng tao. Eh, ba't pumayag ang Ama? Ipinako sa krus. Bakit pumayag ang Ama? Samantalang ang kapangyarihan ay walang hanggan at walang sana, kung ayaw pumayag ng Ama, sinisimulan pa lang siyang papatayin na kita. Di sinsanay gayon pagdaka. Ngunit at pasubali, nang hindi nyo naunawa ni papaunawa sa inyo upang maganap at matupad ang sinabi sa propeta. Bababa ang Espiritu Santo. Lulukob sa isang babae at manganganak ng lalaki at manulubos, lubos ng kasalanan ng tao. O, ano ba ang katawa-tawang magaganap sa buhay ng taong naglilingkod kung lahat ay maganda ang nagaganap sa buhay niya? Lahat ng ginamot niya, gumaling. Pati sarili niya, pinagaling. Eh, hindi ka na pala dapat nagsakripisyo at wala kang sakripisyo dahil ang tawag sa'yo, bionic. Ang tawag sa'yo, Diyos. Hindi nagkakasakit. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Ang Diyos ba'y nagkakasakit? Ang Diyos ba'y namamatay? Dahil yan ang patutuo. Tao ka. Tao ka. Kaya nagkakasakit ka. Tao ka. Kaya namamatay ka. Ngunit tandaan mo, kaya ibinaba ang anak para sa kaligtasan mo, mamatay man ang katawang lupa mo, may bagong buhay ka. Nagkasakit ka man, kung nais ka pang mabuhay, may kagalingan ka pa. Gagaling ka pa. Maraming paraan, nagtitiwala at naniniwala ka ba ang mga totoong mga anak ng Ama? Ang mga totoong lingkod niya, natalaba, na nagpagamot si Kristo. Natalaba, ginamot bang sugat ng Kristo? Ano ang nakatala? Marami na ang pinagpagamutan ni Tobit sa kanyang pagaling. Maliban niya ang Ama. Nagkasugat at nagnaknak inuod hanggang malapnos da ang laman ni Job. May nakagamot. Walang nakagamot. Ngunit sa isang igla, ang nakagamot ang nagbigay buhay. Ngunit iniwanan noong nagbigay sakit. Sinong nagbigay? Hindi. Ganito, pakinggan nyo. Satanas! Saan ka nagmula? Gusto nyo bang basahin pa sa inyo? O kwento na lang. Diyan lang! Paikot-ikot sa daigdig ka. O, nakita mo ba yung anak kong si Hog? Kueka! Kaya ka lang naman sinasamba noon kasi yung pinagpapala. Subukan mo eh kang hindi pagpalain. Tingnan mo eh ka kung sambahin ka pa niyan. O sige eh ka, huwag mo lang siyang papatay eh. Kagali. Lumipas ang isang araw, nagkamatayan ang lahat ng ari-arian ng mga anak niyang mga hayupan ng kabuhayan at mga anak na matay lahat. Hanggang isang araw, Satanas,
saan ka nagmula? Subukan mo ega saktan ang katawan niya. Tingnan mo ega kung hindi ka niya itakuhin. O sige ka, wag papatayin. Ayan, nagkaruray-luray, nagkanak-nak-nak-nak, nagkauod-uod, hindi pa rin tumugot sa pagtitiwala at pagtitiwala ay naganap. Anong sabi ng asawa? Hindi mo pa ikasumpain ang Diyos mo nang mamatay ka na. Huwag kang ganyang manalita. Wika ng kanyang asawa na si Ho. Mga minamahal, ganyan ang tao. Kapag naglilingkod ang isang tao at dumaranas ng mga hindi niya alam at hindi niya gusto, anong paratang at bintang? Di ba ikaw naglilingkod dyan? Di ba ikaw lingkod dyan? Kagaling niya ikaw manggamot. Dahala ako ba ikaw magaling? Ba't ang sarili niya di mapagaling? Oh, kagaling niya ikaw mangaral eh. Bakit yung kanyang sariling kapatid di niya maarala? Ganyan ang buhay. Ganyan ang buhay sa mundo. Ikaw naman. Ikaw na may alam. Ikaw na may pandama. Ikaw na nakaalam. Ikaw na natuto sa Diyos mo ang pinaglingkuran. Ano ang iyong katwiran sa mga walang kagustuhan sa'yo? Ano ang iyong idadahilan sa mga di tumatanggap sa'yo? May laban ka ba sa ayaw at may gusto? Sa sarili nila? Kaya ikaw naman na may alam at karunungan, na alam mo kung bakit ka naglingkod, na alam mo bakit ka sumunod, na alam mo bakit ikaw ay gumagawa ng hindi mo kayang gawin sa unang buhay mo. Tahimik ka lang, sapagkat di mo alam kung anong dapat at nararapat para sa iyong kapwa. Kaya ang gagawin mo, ilalagak mo na lamang. Mga minamahal, ganyan ang gawin nyo. Ilagak nyo ang mga kapwa nyo sa ama at pabayaan nyo na magbuntong hininga sila. Pabayaan mo na hustahan at hatulan ka't idikdik ka pa na sabing, hindi ka totoo, wala kang totoo, hindi ka totoo, hindi ka totoo, hindi ka totoo. Basta ang mahalaga, batin nyo sa sarili nyo kung sino kayo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan, sumayin nyo ang kapayapaan. Bakit, Eka, naglilingkod siya? Lagi sinasabi, pagpapalain kayo, Eka, ng Diyos. Eh, bakit hindi na, Eka, siya yumaman at nagkakandahirap hanggang ngayon? Bakit? Sinabi ba ng Kristo nang ibinaba, sumunod kayo sa akin at payayamanin ko kayo? Anong sinabi? Sumunod kayo sa akin at ang kaligtasan ay inyong kakantin. Buhay bang ama? Mga minamahal, subalit gayon pa mang walang pinangako na kayamanan sa lupa, ang sinambit ay maliwanag na ito. Kung ang masasama at mabubuti ay pinagsama sa lupa, nasisikatan ng araw, nakalalanghap ng hangin at nauulanan, binibigyan ng ulan ang mabuti at masama. Subalit, magkaiba ang kanilang sasapitin sa takda. Kung ang ibong pakampay-kampay lamang sa himpapawid ay nabubuhay, kumakain at humuhuni, hindi nagugutob, ikaw pa kayang matwid sa pananaw ng ama mo. Ngayon, magtanong kayo sa sarili nyo, mayaman ba sila o hindi mayaman? Kung hindi sila mayaman, wala man silang yaman sa lupa, may yaman silang hindi nyo nakikita. At mayroon silang nakakamtan na hindi ninyo makakamtan, kayong mga alipores ni Judas. Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Katotohanan ang aking tinuturan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kung hindi ka naman alipores ni Judas at hindi ikaw si Judas, ba't ka masasaktan? Ngayon, kung ikaw si Judas, aba, hintayin mo, sigurado. Kung ano naganap kay Judas, magaganap sa'yo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya lang may magaganap kung totoo sinasabi sa'yo. Ngunit kapag hindi totoo, may magaganap dun sa nagsasabi. Buhay bang ama?
katotohanang katotohanan ang tinuturan ko, kaya upang huwag sa inyong gante, huwag kayong gumawa ng masama kahit kanino. Kaya upang hindi kayo mapahamak, huwag kayong maging masamang tao, kundi kayo'y magpakabuti sa pananaw at pandinig ng Ama, mabuti sabihin na gawin nyo. Buhay bang Ama, mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pag-arian kayo. Sapagkat kung mabuti kayo sa iba, masama naman kayo sa iba, anong mabuting ginawa nyo't na iba sa kapwa nyo? Wala pa rin. Kaya huwag nyo sabihin, mabuti kayong tao. Pagpalain kayo. Ano ang naiba sa gawa sa mundo? Kung pantay lamang gawa ng tao, anong pinag-iaiba sa gawa ng tao? Kung di maiiba espiritu, halin na o mga minamahal, magpilay, magpulay, magtangkon at tuwiran, Diyos ang maay pakinggan. Dakila at walang kapantay, noon ngailanman, purihin siya at parangalan, lugod na lugod siyang tuwiran. Kapag ikay nasisilayan sa gawa mo na kainam, siya'y babang-abang. Kapag ikay namamasdan, talusir at paimbabaw, yaong ugali mong ginagawa, hindi siya kailanman madadaya. Siya'y buhay na buhay, loob at labas na sisilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. O, may sakit pa ba kayo? Sakit sa katawan, meron. Sakit sa kaluluwa, meron pa rin. Kawawa naman kayo, kaluluwa at katawan, may sakit din. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kailangan, kung hindi mo nakamit ngayong oras na itong kagalingan ng katawan mo, ang kagalingan nawa ng kaluluwa mo'y kinamtan mo. At kung papaano lumakas ang kaluluwa mo, umasa ka, pati katawan mo, lalakas din ito. Sapagkat ang espiritu mo ay pinalakas ng pagtanggap mo kay Kristo. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal, net karamanayahanam, manalig ka, mayroon kang Diyos, Ama, sa buhay mo, sa tuwi na ay nagaandog siya, na di mo man nakikita at nadarama, kung paano'y lagak niya ibigay sa'yo tuwin niya ang iyong hininga na anak niya. Damhin sa puso mo anak niyang nagmamahal, na sa kanya'y tumanggap na, kung paano magmahal siyang ganap sa'yo at kung paano hainan ka ng mga hain niyang kaiba sa hain ng tao upang kainit at namnamin mo, managos manuot kung kalangnan mo, mapag-aharihan ng kanyang espiritu. Hain mainam, salitang banal na nagbibigay buhay, siglat lakas ang dulot kanino man, liwanag ng kaisipan. Siyang maghahari at mangingibabaw, sa tuwirang siya'y kakamtan, kaya't kailan may walang masasayang sa kaloob niyang kaina kanino man. Espiritong banal na buhay na buhay, ang may pandinig ay nakakalala.
boyfriend mo, iniwan ka, aba, boyfriend mo pa lang yan, huwag kang magpakamatay. Kung girlfriend ka, iniwan ka, aba, girlfriend mo pa lang yan, huwag kang magpakamatay. Magpapogi ka, magpaganda ka, makakakita kang masigit sa nang iwan. Buhay ba ang Diyos? Totoo yan. Ngunit kapag nagpakaloko-loko ka at nagpakaloka-loka, di ka makakatagpo sapagkat walang gugusto sa'yo, baliw ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kakamtin mo ito at makukuha mo ito sa Diyos na hihingan mo. Kaya kilalanin mo siya at hanapin mo siya kaysa umiyak nang umiyak ka, mamagamata mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh, ba't po ay kaganyan ang mensahe mo? Pangkabuhan, pangkalahatan. Kung kayo hindi dalagat binata, aba ano naman ngayon? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eto pa. Nawala ang pera mo. Maghapong inanap mo. Di mo makakita ang perang nawawala. Huwag mo nang pakaisipin, baka ikaw ang mawala. E ano pong mawawala? Ang aking buhay. Dahil sa kakaisip mo, tumaas ang presyon, inatake ka, patay. Buhay ba ang Ama? Ang gawin mo, ibigay mo sa Ama. Kung kinuha, nawa po na kinabang ang kumuha. Kung nawala, nawa po makita ko pa. Kung di mo nakita, maghanap ka ng iba. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh, hindi ako mani. Diyos ko, ba't ganyan? Ang aking pong palay, hindi ako mani. Ang aking manok, hindi ako mani. Ang aking baboy, hindi ako mani. Diyos ko, ang puhinuhunan ko, inawala na. Buhay ka pa naman. May pag-asa ka pa. Lagi mong tatandaan, may buhay ka. Kapag ang puhunan mo'y lakas at sigla, lahat ng nawala sa'yo'y babalik ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eh, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, may sakit ako. Eh, ano ngayon kung may sakit ka? Buhay ka pa naman, anak ko. Ako ang buhay, ako ang sigla, ako ang galak, ako ang liwanag, ako ang kalusugan, ako ang kagalingan. Hanapin mo ako, huwag si Pedro at si Juan at perang uutangin mo. Lubog ka na sa utang, panay pa rin ang hanap mo. Pera, pera, pera. Ang sabi mo, wala akong pampagamot, wala akong pampadoktor, wala akong pambili ng gamot. May Diyos kang hindi ka bibili sa Kanya, bibigyan ka lang. Baon ka na sa utang, magising ka, kaya hindi ka gumaling-galing. Ang iniisip mo'y utang, utang, utang na nababayaran mo at babayaran mo. Hindi ka naman gumagaling. Hanggang sa mamatay ka, hindi ka gumaling. Utang iniwan sa pamilya. Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagsasabi ng kasinungalingan totoo. Eh, dinadalas-dalas mo apo kung siya hindi kumaunawaan. Yan ang patutong hindi istorya ng tao ito. Na kinathang isip, karaka, at pagkatapos, siraan kayo, kundi nasasaksihan sa buong mundo. Buhay ba ang Ama? Eto pa, Diyos ko po, Eka, Diyos ko po, Eka, Diyos ko po, Eka, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Eh, buhay ka pa, na. Ilang araw mo na sinasabi yung mamamatay ka na, mamamatay ka na. Bakit ka mamamatay? Kasi po wala akong pera. Sinilang ka bang may pera sa bulsa? Niwala ka ngang saplot na isinilang ka. Nang isilang ka sa mundong ito. Walang saplot ni ano. Maging kamay mo'y nakasarado pa. At nang umuha ka na, narinig ka ng ina. Galak na galak siyang babangot, mamasdan ka. Subalit ang Ama mong tuwang-tuwa nang isilang ka sa mundo. May nakalaan na sa iyong kapalarang guhit ng palad mo. Bakit ka ngayon nag-iisip ng kung ano-ano? Bakit di siyang isipin mo magkapera ka? Nang mabili mong gusto mo, hanapin mo kung sinong magbibigay sa'yo. Huwag yung naghanabuhay ka ako, wala naman eka ang nangyari. Kumita eka ako, kulang pa. Ano kayang gagawin ko para mapunuan ito? Tanong ka ng tanong, walang katanungang tinutugon. Sinasagot ang iyong mga tanong. Huwag kang magtanong, kuminos ka ng tuwiran. Ama mo ay pakinggan, sumunod kang tuwiran. Babaguhin niya, isip mo't damdamin.
hanggang isang araw, di ka na nagtanong, wala ka ng tanong, nagitla kang lubusan, nang ika'y magkaroon, nagpasalamat ka rin naman, at sinabi mong Diyos ko, nahirapan pa isip ko't damdamin, ganyan kumilos ang ama, tulad ng hangin, napipihit niya kung saan niya dadalhin ang pabugso-bugso, palakas ng palakas, kung pahihinain, magagawa niya rin. Ganyan din ang ulan, mapapatak niya yan, mapapalakas niya't ang bunlang kung nasa niyang gawin. Ang buhay niyo'y ganyan din, kaya't tiwalay gawin. Upang mabago ng tuwiran kayo'y masyahan, ang may pandinig ay nakarinig. Mapakahirap eh kang paniwalaan yan. Eh wala ka akong puhunan, paano ako magsisimula? Wala ka palang tiwala. Eh kung mabait ka't bait ka ng bait, mabuti kang magpakabait. Aba isang araw, hoy, pahiraming kita ng puhunan, gamitin mo. Hoy, bibigyan kita ka ng ganito, palaguin mo. Hoy, anak, eto, susugo ako sa'yo kasi napakabait mo. Eh, masama ka, sino magbibigay sa'yo? Buhay ba ang ama? Yan ang pangkatotohanan. Kung tamad-tamad ka, sino rin ang sa'yo'y magtitiwalang magbigay? Masasayang ang binibigay, mauubos lamang. Kaya't walang kwenta't walang silbing ikaibigyan. Oh, 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 tao, ikaw ay magisig matauhan. Huwag ba ang Diyos? Huwag ba ang Diyos? Aroy, ka, ano ba yan sinasabi ng kunching-kunching na yan? Ay, Diyos ko, ang mabuti sinasabi, napakunching-kunching. Ang mabuti sinasabi, tangarin kung ano sinasabi. Yung mga nagmumura sa daan, ba't di makita? Buhay ba ang Ama? Bakit hindi makita? Bakit hindi silang sitahin? Hoy, lakad ka ng lakad sa daan, wala ka namang ginagawa. Ang nakikita yung mga nagpapakabuti at maraming ginagawa sa buhay ng kapwa. At sinasabing, luka-luka, demonyo, eka, sutilyan, eka, hindi, tututututututu. Ang dami sinasabi, sabi ng ama, anak, naririnig ko lahat ng wika ng tao, kaya't ikaw na sa akin ay totoo. Magtibay ka't magalak sa buhay mo. Sino ang natalo? Sino ang nanalo? Pakatandaan nyo, ang Diyos ay totoo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong, umuwi na tayo. Na paano ang larawan? Ano ba yan? Eh, ano nga ba hindi ko rin alam. Alam nga naman po ko rin ang apo kong sinyan ng kende. At huy, picturean ka. Yan ang pawang katotohanan. Ay sige nga, natural na tao, kumanta ka nga ng ganyan. Pag hindi ka natigil na pahiya, hey, kaya bang mo kasi eka? Huwag bang ama? Katotohanan lamang aking tinutura, kayo ay magnilay, magbulay ng tuwiran. Ang may pakinggan, di ka mapalulungi, di kay pahahamak, di kay bubulin sa kapahamakan. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong ako, sino ang naglingkod? Nang unang maglingkod ay kunot ang noo, hanggang sa matapos ang lingkod, lalong kumunot. Wala. Pagtotoo kang naglingkod, nang maglingkod, sabi mo, nang ika'y araw-araw naglilingkod, pabanat ng pabanat, hanggang sa nung ano, wala ka nang magawa, kundi puro paglilingkod. Lagi nang nakauna. May bang Diyos? Oh, nung di ka naglilingkod, napakalalim mo. Malalim kang mag-isip. Malalim kang magsalita. Wala ka nang ginawa, kundi malalim.
kasi malalim ang iyong pangunawa, wala kang mahugot na anawa. Nang makigsing ka sa katotohanan, bumabaw na lahat. Napakababaw na ng lahat. Kaya yung malalim binungkal ng Ama po may babaw sa isip mo ay nanahan. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya, pag may nararamdaman ka, sabi mo, hindi pa naman ako mamamatay. Kung ano bukang bibig mo, magaganap sa'yo. Gagaling na ako. Kung ano bukang bibig mo, bibigay ng Ama sa'yo. Ay, Diyos ko, walang kwenta ito. Yan ang totoo, walang kwenta, sakit mo. Kaya sabi ng Ama, anak, labanan mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Eh, pag halimbawa, sabi mo, Diyos ko, mamamatay na ako. Diyos ko po, hindi na akong balik. Diyos ko po, puro ka Diyos ko po. Diyos ko po, puro Diyos ko po. Demonyo pala tinatawagan mo, hindi Diyos mo. Bakit? Kaya kung naniniwala ka sa Kanya, dapat araw-araw na iiba ka at nababago ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay, po muna, dahil ayaw niyong umuwi. O, de, sige. Ganito lang ang buhay. Nang ikaw ay nagsisimula pa lang, agad ba meron ka na? Ha? Ngunit nang araw-araw ay gumawa ka, nagkaroon ka na. Ano meron sa'yo? Sagot kayo ng sagot, di nyo pa naman alam kung ano yung meron kayo. Nang mula kang kumilala sa Diyos, nagkaroon ka ng tiwala. Nagkaroon ka ng paniniwala. Nagkaroon ka ng pananalig. Nagkaroon ka ng pananampalataya. Kaya binuhay niya sa iyo ang pag-asa. Nang mabuhay sa iyong pag-asa, araw-araw may pag-asa ka. Araw-araw masaya ka. Buhay ba ang Ama? Nang wala ka sa Kanya at hindi mo siya kinikilala at ang kinikilala mo'y pera, lagi mong sulbat, lagi mong sambat, lagi mong sinasabi, wala akong pera. Kahit may pera, wala akong pera kasi padating yung mangungutang mo. Wala akong pera, puro walang pera. Kahit may pera, sabi mo wala. Dahil hindi para sa Kanya, hindi para sa doon, hindi para merong pinaglalaanan. Wala kang pera. Nang magkaroon ka na ng pag-asa sa Diyos mo, lagi mo na sinasabi kahit wala kang pera, may pera ako, kaya lang pasensya ka na, hindi para sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Eka nino, eka. Kaya lang nga naman, ang pera ko. Hindi para sa taking eh. Eka ko naman. Pagbigyan kita, kulang pa sa kuryente ko, dalawa na kuryente ko. Eh, kaya kung bibigay ko sa iyo, hindi rin ako makakabayad, pares tayo. Eh, ngunit kung hahanap ako ng 1,000, ikaw yung maghanap ka rin ng sa iyo, pares tayo makakakita. Di ba ganon? Eh, kung marami naman, sige nga, Eka, eto na sa iyo muna at nananalig ako magkakaroon. Eh, dapat ikaw na binigyan, manalig ka rin magkakaroon. Hindi puro asa ka ng asa sa magbibigay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang pag-asa ng isa, dapat lahat may pag-asa. Hindi lamang ang umaasa isa, dalawa, tatlo naman ay ayaw na. Abay, kawawa naman ang laging may pag-asa at umaasa. Lagi naman sa Kanya aasa, kawawa naman siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, lagi kang umasa, lagi kayong umasa, magkakaroon kayo ng pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may pag-asa ba kayong gagaling? Umaasa ba kayong gagaling? Nananalig ba kayong gagaling? Kapunta kayo ng punta ro'n, di naman kayo gumagaling. Sabi naman sa sarili niya, hindi naman ako gumagaling, Eh, ba't nga ba hindi ako gumagaling? Punta ako ng punta ro'n. Ay, hindi na ako pupunta, kaya ano naman? Hindi ka magpunta, may kapalit ka naman. Buhay ba ang Ama? Ganun lang kasimple. Ang pinagmalakihan yung pinupuntahan. Natangay nung nagsasabing, ba't punta ka ng punta? Eh, hindi naman yung pinupuntahan na tao ang nakikita niyang nagpatundig at nagbigay ng gawain ito. Eh, yung narinig niya, aba, Eka, ayaw mo pala, Eka, ang papuntahin ni Eka, ang kapatid mo doon. Eka, alam mo ba naman, Eka, mawawalan iyon. Ako nagbibigay sa kanya. Tama ba ka? Nang panahon ng Kristo, pinipigilan ang mga sumusunod sa Kanya. Di ba ka? Anong nangyayari ngayon sa mga susunod dito? Ano ngayon? Sino sulsol? Demonyo o Kristo? Bahala na kayo. Buhay ba ang Ama?
Wala akong sinabing may sulsul sa inyo. Ang tanong ko, sinong sulsul? Demonyo o Kristo? Pwede, kung sinong sulsul, demonyo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagpalain. Kayo, wala akong tinukoy. Wala akong sinabi. Kayo nagkasala kung may sinasabi kayo. Ang sabi ko, sinong sulsul? Ang Kristo o demonyo? O kung hindi ka pala sulsul, edi ka Kristo ka. Kung sulsul ka, edi demonyo ka. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo, patnubayan kayo. May nakakagalit ba? May ikagagalit ba? Nasa sa inyo na kung magalit kayo, basta ako hindi galit. Bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masayang walang galit? Masarap ang di nagagalit. Ngunit kay hirap ng may galit, at kunwari nakangitik at nakatawa ka, put naman pala yung dibdib. Sino dinadaya mo? De sarili mo. Anong tawag doon? T-A-N-G-A. Ewan ko sa'yo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Tayo na sa Antipolo. Ayaw niyong umuwi? Uwi na tayo. Ay, gawain po mamaya. Kaya, di ba masaya kayo?